ng mga sandaling iyon, biglang hinawakan ang kamay ni Will ni Will. Na mga sandaling iyon, natigilan si Will sa inasal ni Will sa kanya. Na mga sandaling iyon, biglang huminto sa harap ng isang restaurant ang kusin ni Will. Dito, biglang napamang si Will sa kanyang naisip mula sa kanyang kutsi. Sa unang pumapa si Will bago si Will, hindi sinagot ang tanong niya sa kanyang amo. Na mga sandaling iyon, sumunod na lang si Will sa direksyon ng kanyang pupuntahan na papasok sa lumisang mamahaling restaurant. Gulat man si Will ay hindi pa siya nagpahalata dito sa kanyang amo na basta na lang bumaba at pumasok sa mamahaling restaurant. Kahit siya ay alumpihit ay hindi rin siya maintindihan yun. Ang mahalaga sa kanya, nakasakay na siya sa kotse na kahit saan siya mapunta ay hindi siya mapapagod sa kalalakad. Nagulat na si Will na biglang naupo ito sa isang bakanting lamesa doon at doon ay agad na naupo ito. Napasundan na rin si Will sa kanyang amo. Naging formal na sila ang kilos ng dalawa at ang mga sandaling iyon sumobra ang kabog ng dibdib ni Will sa harap ng kanyang amo. Kaya napaman, hindi naging formal lang ito at hinintan niya ang susunod gawin sa kanya ng amo. Mabilis na nagtungo sa harapan nila ang waiter na siya namang inaasahan ni Will. Salamat sa table na pina-receive ko at maganda ang lugar na pinili niyo para sa akin. Iyon ang sabi ni Will sa waiter. Yan po kasi ang request niyo nang tumawag kayo sa aming operator, sabi ng waiter. Nagugutom na kami, pwede bang ilabas na ninyo ang mga pagkain na in-order ko? Sabi ni Will. Sige po, sir, ipahanda ko na po, sir. Na mga sandaling yun, napatingin lang si Will. Matapos silang ang hapunan, binigay na ni Will sa isang sorpresa na binigay nito kay Will. Bagay na hindi niya inaasa, kahit nabigla siya, ay hindi pa rin siya nagpalata si Will sa kanyang amo. Mabilis na buong baba ito matapos na marating nila ang kailang kondo kagaya ng kailangan para sa pang-araw-araw na gawain. Kahit malalim na ang gabi, pinagpatuloy pa rin ito ang paglilinis nito ng kabuuan ng kailang kondo. Hawak nito ang walis at basahan. Malalim na ang gabi, siguro bukas mo na lang ipagpatuloy ang paglilinis ng bahay, sabi ni Will kay Wild. Marami po sir ang kondo, kailangan ko pong maglinis. Hayaan mo na yan, dumi lang yan. Pwede mong linisin ang bukas. Hindi na pinilit ni Wild ang kanyang sarili na ipapatuloy ito ang paglilinis. Nakaayos siya ng paraan para hindi dumami ang kanyang gagawin. Kikising siya ng mas maaga para kahit paano malinis niya ang kabuuan ng bahay. Yun na lang ang naisip ni Wild para sa kanyang sarili. Good night sir, matutulog na ako. Na mga sandaling yun, nilatag niya ang kanyang hihiga na folding bed. Na mga sandaling yun, nagtuloy na sa kanyang silid si Will para doon na magpahinga. Nang mga sandaling yun, buo na ang mga ito ang tagumpay na kanyang kiluba. Dahil yun na ang plano niya. Dahil kung aayaan niya ito ng personal, ay tiyak na tatlang ito kumain sa labas. Kaya yun ang naisip niya, ang magandang paraan para kahit paano ay mapagaan niya ang kayang loob ni Will sa magandang itong balak. Nakita niya ang hindi niya pagtanggi sa kanyang pamamaraan. Muli itong napangisi para sa kanyang sarili. At saka nagtuloy ito sa kanyang silid mga bagay na hindi niya inaasahan. Samantalang si Will alim na nangingiti para sa kanyang sarili. Isipin na kahit anong gawin niya ay hindi niya magagawang tumanggi sa kanyang amo. Sinasarayuhan niya ang mga sandaling iyon na hindi na siya magiging alangan sa kanyang kaklase. Dahil dito, hindi siya dalawin na antok. Mabilis niyang binuksan ang kanyang libro para magbasa at magpantok siya. Kahit alam niya sa kanyang sarili na malalim na ang gabi. Sa loob ng silid ni Will, hindi rin siya makatulog. Nagbukas din ito ng libro at saka siya nagbasa sa loob ng kanyang silid. Ilang pahina ng libro ang kanyang natatapos at saka niya ipinaba iyon. Mabilis siyang tumayo at lumabas ng kanyang silid. Naramdaman niyang umingit ang pinto ni Will kaya napatingin siya dito na hindi niya inaasahan ni Will.
Bakit hindi ka pala tutulog? Sabi ni Will kay White. Nagbabasa po ako ng libro. Sigurado ka? Baka meron naman dahilan kaya hindi ka makatulog. Sabi ni Will kay White. Ha? Anong ibig mo sabihin? Nabigla siya sa kanyang narinig, sa kanyang amo. Ha? Wala. Ipagpatuloy mo na yung pagbabasa mo. Napatangin siya sa kanyang amo at muli itong binalik ang kanyang mata sa pagbasa ng libro. Hindi napansin ni Wild na muli itong tumingin sa kanya. Napalihim at sabay nagpito ito ng magandang ngiti ang lalaki. Pero ligit ka Wild. Alam niyang muli siyang tinignan ito. Kaya pagkatalikod niya, siya naman ang tumingin sa kanyang amo at nagpagiit din ito ng magandang ngiti. Bagay na hindi nakita ng kanyang kaklase. Iyon. Isang pagkakataon, ang kapwa hindi lang maiwasan nang bigla na lang silang nagkatinginan na hindi sinasadya. Sa pagkakataon iyon, nahiya bigla si Wal sa kanyang amo na si Will. Buo ang loob ni Will sa pagkakataon iyon at agad siyang nagtanong siya sa kanyang kaklase. Yes, may kailangan ka ba? Tanong iyon bigla ni Will kay Wild. Ha? Wala. Baka kayong ipag-uuto sa akin. Yun ang namang sabi ni Wild sa kanyang amo. Nang mga sandal niyon, biglang lumapit si Will sa kanyang kaklase para tingnan ang binabasa nitong libro. Nabigla si Wild sa hindi niya inaasahan sa paglapit sa kanya ni Will. Pwede makita ang binabasa mo, sabi ni Will kay Wild. Nang mga sandal niyon, aabutin na ang libro at bigla naman itong bumagsak at sabay silang pumulot na naging telang para sila ay magkauntugan. Nakaramdam ng pagkahilo si Will sa malakas na pagkakauntog nito sa ulo ni Wild, bagay na hindi nila kapwa nagustuhan. Ganun pa man, nagtawa na lang ang dalawa sa nangyari sa kailang dalawa. Itutuloy po next episode. Marami po salamat sa panonood at sa susunod po ng episode. Kung nagustuhan niyo po, pwede po kayong mag-subscribe, share, and like. Kung may comment po kayo, sulat niyo lang po sa baba at aming pong sasagutin. Marami po salamat. Next episode.